po ulit sa lahat. Ngayong araw na to eh, kukunin ko na dito si Lee. Gawa po nang tapos na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Pag may makeover ng aking bana si Bliss. Tapos na rin po sa wakas. Palit po ng 38,000. Yan po yung pintura niya. Ayan po yung pinaka bago niyang mukha. Ayan po si Bliss ngayon bago. Hindi po pala bago. Bagong pintura. Ayan na po siya ngayon. Dangan nga lang po at umuulan. Ayan na po si Bliss ngayon. Sa wakas po natapos din after ng bali 2 linggo mahigit. Almost 16 days po ata dilagin na. Gawa nga po ng panahon na laging umuulan kaya hindi kagad nakuha. Eto nga po, kukunin ko si Bliss ay umuulan. Eh Sabado kasi ngayon, bukas walang opisina. Nilalabas ko na rin at lilinisin ko na lang sa bahay. Ayan na po yung bagong mukha ni Bliss. Mas ano po siya sa pagka medyo light po ang pagka-red niya ngayon. Ito po yung mga pinalitan diyan, ito po gaya po ng outer molding na to. Sira na rin po yan. Tapos po yung pinakita ko yung mga siding na yan, yung mga tama na ilang mga gasgas, ayan. Nagpapalitan na rin po. Tapos ina-undercoat ko na rin po yung pinaka ilalim ng tambol. Hindi nga lang ako makaalis pat kasi ang lakas ng ulan ngayon eh. Aanggi pa nga po si Bliss. Yan, ito naman po yung likod ni Bliss na yan. Black na po yung ano niya, yung bumper niya. Bumper sa likod, saka bumper sa harap. Yan, may mga ilan pa po akong ilalagay na sticker pagkakuan. Saka yung sabi ko nga po, upholstery, konting ipon pa para naman. Kasi napakaira po magpundar na sa sakin eh. Saka mapapabayaan mo eh. Sayang naman po yung effort mo pag bili na sa sakin. Actually, satisfied naman po ako doon sa naging na kinalabasan ni Bliss. Nasunod naman po yung gusto ko na kulay. Saka yung style niya. And palalagyan ko pa po yan dito ng sticker na Nissan Urban. Liit. Saka sa likod, meron din. Then, saka dito po sa gilid na to, palalagyan ko rin po ng sticker dyan na Nissan Urban na Escapade. Medyo malaki po. Hindi pa lang po ako nakakapag tanong pa kung magkano aabutin. Ayan, dyan na sa kabila na yan, lalagyan ko rin ng sticker. Actually, okay pa naman po loob ni Bliss. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung loob. Ayan po yung loob ni Bliss. Okay, kaya lang, bala ko na nga pong ipa-leather din ito ng iba para magkaroon ng style. Pulat itim. Ito po yung loob ni Bliss. 4 na row po yung upuan nito. Okay pa naman po yung mga anong upuan ko. Nakamating din po ito eh.
Yan o yung loob ng aking van. Naka-dual lang po. May blower din po yan, naka-dual. Inihihi ko po niya yung lamig, pupunta doon sa likod. Sana po lahat ng mga nakakapanood dito, natiyahan kayo. Dito pag-update ko. Wala nung ginagawa si Miss. Kasi napalitan ng pintura at saka na-linis po itong mga gulong-gulong at saka itong mga bintana. Mga napalitan po po. Mga boss, ito naiuwi ko na si Bliss sa bahay. Medyo basa nga lang ako ng alam. Pinunasan ko pa kasi gawa nga po ng dilabas ko ng umuulan. Medyo madilim po rito sa garahe ko. Andito rin ako kasi yung aking tricycle na si Popoy. Nato kasi nasasakyan dito. May mga pangalan. Pinapangalanan ng mga apo ko. Kaya na po si Bliss. Red. Naiba na po yung kanyang muka. Kalaing mo. Palabas-labas ni Bliss eh. Uulang pa. Hanggang ngayon, umuulang pa. Yan ang aking si Bliss. Welcome home, Bliss. After 16 days, naiuwi ka din. Almost ano po eh. Hindi po ako nagkakamali, 16 days nga siya dun sa paggawaan. O mahigit pa. Yung mga sumubaybay po doon sa mula part 1 hanggang part 3 hanggang dito po sa last part na to, maraming salamat po sa inyo. Ayan na po yung aking si Bliss.